Ang mga pamilya ng mga napaslang sa gyera kontra droga ng nakaraang administrasyon tuloy pa rin sa paghahanap ng kasagutan sa sinapit ng kanilang mga kaanak. Alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay. Sa pangunguna ng paring Katoliko na si Father Flavio Villanueva, sumasa ilalim ang mahigit 270 mga naulila ng kampanya kontra droga sa Project Paghilom. Kasama rito si Gina. Okay naman na po yung nararamdaman ko, o kahit papano naman po na nahilom naman po ng mga session namin. Kasi totally po nung nangyari po yung insidente na yun, hindi ko po talaga naramdaman yung magluksa, yung ganun po. Tapos nung nag-start po ako ng paghilom, naproseso ko po kung paano magdalamhati. Ayon kay Gina, pinatay ng mga nakamaskara at bonnet ang dati niyang kinakasamang si Joel noong January 5, 2017 sa bahay nito sa Navotas City. May dalawang anak siya na naulila na sa ama. Ang galit po, hindi naman po talaga siya as ing mawawala. Nandun naman pa rin. Pero kahit pa paano, parang na isang tabi ko po siya. Ang pagtitipon ng face-to-face ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings ay kauna-unahan simula na magkaroon ng lockdowns dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Father Flavi, nakakalabing-anim na batches na sila ng Project Paghilom kung saan kasama ang 12 Sabadong psycho-spiritual therapy ng mga kaanak ng biktima. We have 275 and the PNP's number is at least 7,000. Plus, the Human Rights Watch would balloon to 30,000. So wala pa po tayo sa kalingkingkingan at madami pang gagawin at amasahol pa dito. Yun ang mga pumatay, naririyan pa rin eh. Ayon pa kay Father Flavi, maaring bihira na ngayon ang mga napapatay dahil sa droga. Pero ang pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid ay dahilan pa rin para labanan ang culture of impunity. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.